Hello everyone, I am Annalyn Messias. I am Larry Messias. From Centerpoint Charts. Thank you for tuning in. Before I'm starting my encouragement tonight, let us pray. Thank you, Father God, this evening, O God. Thank you for your goodness. Thank you for your knowledge and wisdom, O God. Thank you for leading us to share your word tonight. This is I'm praying in Jesus' name. Amen. I have four things encouraged for you, brother and sister, tonight. First, celebrate goodness of God. In Ephesians 2 verse 8 to 9, for the grace you have been saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of works, that no one would boast. Amen. Sabi po sa kanyang mga salita po, tayo po'y binigyan ng kaligtasan po, hindi natin pinagtrabahuan. Ito po'y binigay sa atin na regalo po. Amen po. So, patuloy lang tayong mananampalataya po sa kanya. Sa Psalms 100 verse 1, a psalm of thanksgiving, shout for joy to Yahweh, all your land. Amen. So, sa number 2 po is ask for help of God. In James 1 verse 5, but if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to liberally and without reproach, and it will be given to him. Amen. So, in John 14 verse 5, if you ask anything in my name, I will do it. Amen. So, sabi pa sa kanya mga salita dito, kung ano man yung hinihilingin sa kanya, sa ating Diyos, ay ibibigay po niya sa atin. Basta ito po ay kalooban lang na galing po sa kanya, na ito po ay makakabuti sa atin. Mayroon din akong isang katulad po nung Samariano na babae na dinudugo po siya na ilang taon na. Nag-antay po siya ng ilang tagal habang nagpipray siya po, hindi siya agad sinagot. Katulad po ng, halimbawa pag nagpray tayo, hindi tayo agad sinasagot sa mga prayer natin. Handa po tayong mag-antay lang po kasi siguro po yun ang Winnie Lord, bakit hindi agad niya sinasagot, dahil nga hindi kalooban niya po. Pero patuloy lang po tayong mag-prayer, katulad po ng Samariano na babae po na kinukulit niya si Jesus hanggang po siya ay sinagot ni Lord na pinagaling siya sa kanyang sakit. Ayun po. Amen. So, patuloy po tayo sa number 3, leave your concern to God in Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and don't lean on your own understanding. Amen. So tayo lang po ay magtitiwala sa Panginoon, hindi sa ating sariling kakayahan kundi sa Diyos lamang. Amen po. So yun lang po, hanggang sa Isaiah 41 verse 10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Amen. So, tayo lang po sa number 4, meditate on God's word and meditate all good things. Sa Joshua 1:8-9, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you observe to do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. Amen. So, sabi po ng salita ng Diyos, patuloy lang po tayong mananampalataya sa Kanya, kasi
Siya lang po yung pag-asa natin sa ating mga buhay. Kung ano mang sitwasyon mo ngayon, dumaranas ka man ng paghihirap, katulad po sa nangyari ng panahon natin ngayon, ng epidemya about sa COVID-19, na maraming namatay, na hindi nila masilip yung mga mahal nila sa buhay, diretso na lang nilibing, kriminate, tapos nilibing, din yung iba rin, makikita mo yung tao na wala nang makain, wala, ang iba rin, walang, nawalan sila ng trabaho. Kaya po, tayo lang po ipatuloy mananampalataya sa kanya, kasi sa kanya lang po ang ating, sa kanya lang po ang pag-asa sa ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Amen po. Manalangin po tayo, mga brother and sister. Lord, salamat sa gabi na ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong presensya, O God. Habang po kami ay patuloy po na manampalataya sa iyo, Panginoon, buksan mo ang mga puso sa aming mga kapatiran, O God. Patuloy po kami, Panginoon, manalangin sa iyo, God. Salamat po sa gabi na ito, Lord God, na ang makapanood nitong video, Panginoon, na hanap po ikaw ay mag-encourage sa bawat isa sa kanilang buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Ikaw lang tinataas namin, sa pangalan ni Jesus. Amen.